We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag gamalem, maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Mga ipinagbabawal sa loob ng sementeryo, kumpiskado ng otoridad sa Mangaldan, Pangasinan. Yan ang tinutukan live ni Joan Punsoy. Joan? Chris, tuloy-tuloy pa rin nga ang pagdating ng mga bisita dito sa mga sementeryo sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan upang magtirik ng kandila at magdasal sa mga yumaong mahal sa buhay. Sa entrada pa lang ng Barangay Gilig, Mangaldan, Pangasinan, hinati ng kalsada sa entry and exit point. Bago pa makapasok sa limang sementeryo sa barangay, nakapwesto na sa gilid ang tindahan ng kandila at mga bulaklak sakaling walang nabili o nadalang bulaklak para sa yumaong mahal sa buhay. Babae, kaliwa, kanan ng lalaki. Dito, dito. Iba rin ang pasukan ng babae at lalaki. Pero bago pa makapasok, iniinspeksyon muna ang dala ng bawat bisita. Ilang kontrabando ang nakumpiska gaya ng karit, posporo at alak. We'll announce yung mga pinagbabawal na mga item na hindi dapat dalhin. Although may nakikita pa rin naman tayo na may mga nagdadala pa rin. At least konti naman po yung nakikita natin. Organisado ang sistema kaya naiwasan ang siksikan, papasok at palabas ng sementeryo. Maagang bumisita ang ilan sa municipal cemetery. Oo, kasi magandang panahon, oo. Mamaya baka uulan. Sa Catholic Cemetery, sa tinatawag na lang na tumba, nagtirik at nagdasal ang mga bisitang hindi na mahanap ang puntod ng yumaong mahal sa buhay. Wala, hindi ko na mahanap yung nityo ng biyanan ko. Kaya dito na lang sa tumba-tumba. Kasi ang dami na kasing nityo. Chris, bagamat marami nga ang nagsisidatingan upang magtungo nga sa mga sementeryo dito sa bayan, kapansin-pansin din na maraming bilang din itong mga nagsisauwian. In fact, parang pantay nga lamang itong bilang ng mga bisita na nagtutungo dito sa mga sementeryo sa bayan ng Mangaldan at mga nagsisauwian. Yung mga nagsisauwian kasi sila na yung mga mas maagang pumunta dito sa lugar upang bumisita dahil mas maganda yung weather condition kaninang umaga. Compared to today kasi, okay naman yung weather condition, Chris, hindi naman umuulan. Yun nga lang, mas marami yung napapansin nating dumarating at mas pag ganun kasi, mas nararamdaman yung humid o yung alinsangan ng panahon. Ganun pa rin ang proseso na ipinatutupad dito sa may bukana nga ng Mangaldan Cemetery patungo sa mga sementeryo dito sa bayan ng Mangaldan. Inspection muna, chinecheck kung ano yung mga possible kontrabando na posibleng maipasok at the same time, yung lane na rin ng bawat individual ay magkaiba. Iba yung sa lalaki, iba yung sa mga babae. Hindi nga nadagdagan itong bilang ng mga kontrabando na nakolek simula pa kaninang umaga. Very konti ito compared nung mga previous years. And compared rin nung mga previous years, Chris, na kasagsagan ng pandemic, nagkaroon nga ng schedule per barangay, group of barangays na bumibisita o bibisita lamang sa kada araw dito sa mga sementeryo sa bayan ng Mangaldan. Pero ngayon na okay naman na yung situation, yung restriction sa pandemic, lahat na ng barangay, mga residents sa lahat ng barangay ng Mangaldan, wala nang schedule na ipinapatupad, pwede na silang bumisita. Actually, kahapon bumisita na sila today and until tomorrow. Sa crowd estimate nga ng Philippine National Police, ng Mangaldan Police Station ay nasa 30,000 crowd estimate ang kanilang inaasahan ngayong araw lang yan, Chris. Mananatili naman ang kapulisan hanggang bukas sa inaasahang pagbisita pa dito nga sa mga sementeryo. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy.
Maagang naghanda ang PNP sa iba't ibang lalawigan ng Region 1 bago pa dumagsa ang mga bibisita sa paggunita ng araw ng mga patay. Bagamat katatapos lamang ng eleksyon, diretso na raw ang PNP sa kani-kanilang mga assignment. Tuloy din ang checkpoint at pagbabantay ng emergency personnel. Kahit lifted na ang liquor ban, ipinagbabawal naman ang pagdadala ng alak at mga matutulis na bagay sa loob ng sementeryo. Regarding sa preparation natin sa UNDAS, yung preparation natin nung election, yung mga pulis natin, they continued their duty. Ngayong UNDAS, patuloy naman na magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa ang iba't ibang weather systems gaya ng low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang LPA sa layong 170 kilometers silangan ng Baler Aurora. Sabi ng PAGASA, nananatiling mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Bukod sa LPA, patuloy rin ang pag-iral ng hanging amihan at shear line habang hindi pa rin inaalis ang posibilidad ng localized thunderstorms. Base sa datos ng MetroWeather, may tsansa rin ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, kabilang na ang Cordillera, Cagayan, Isabela, Aurora, Nueva Vizcaya, Zambales, Pampanga at Ilocos Region. Bahagya namang mababawasan na ulan pagsapit ng gabi. Posible ring ulanin ang ilang pang bahagi ng bansa. Paggunita ng UNDAS sa City of Ilagan sa Isabela, inulan. May live report si Ivy Hernando. Ivy? Chris, sa kabila ng panahon at iba't ibang sitwasyon ng mga sementeryo sa North Central Luzon, marami pa rin ang bumisita sa mga puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Inulan ang paggunita ng UNDAS sa City of Ilagan sa Isabela, pero hindi ito naging hadlang sa pagdagsa ng mga bisita sa mga sementeryo. Marami pa rin ang naghahabol na maglinis at magpintura sa nicho ng mga yumao. Mga binabahang nicho ang sumalubong sa mga dumalaw sa Guevara Cemetery sa Barangay San Nicolas Masantol, Pampanga. Naipon ang tubig sa loob ng sementeryo dahil sa high tide at mga nandaang pag-ulan. Binabaha rin ang ilang bahagi ng Santa Cruz Public Cemetery sa Makabebe, Pampanga. Nilulumot na ang ilang parte ng Barangay San Rafael Public Cemetery dahil sa tagal ng tubig sa lugar. Sa kabila nito, marami pa rin ang dumalaw sa sementeryo. Bagamat makulimlim ang panahon sa Cabanatuan City, dumagsa pa rin ang mga bisita sa Cabanatuan City Public Cemetery. Isa ito sa pinakamalaking sementeryo sa lungsod na makikita sa kahabaan ng Maharlika Highway ng Barangay Akfa. Naayos na rin ng ilang kaanak ang mga nasirang nicho sa Bangbangar Cemetery matapos tumama ang magnitude 7 na lindol noong July 2022. Pero ang ibang nicho hindi pa nalalagyan ng lapida. Ginawang one-way ang mga kalsada upang maayos ang daloy ng trapiko sa pagdagsa ng mga tao. Tinatayang 96 Special Action Force at 155 na miyembro ng Regional Mobile Force ang ipinakalat sa buong Abra ngayong UNDAS. Chris, dito pa rin sa Bangged Abra, pagpatak ng alas dos ng hapon, dumagsa na ang maraming taong bumisita sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay at tuloy-tuloy pa yan hanggang sa mga oras na ito. Animang sementeryo dito sa Barangay Bangbangar ng Bangged Abra, kaya nakakalat ang augmentation force ng PNP. Dalawa rin ang ginawang exit upang hindi ganong bumigat ang daloy ng trapiko. Kadalasan raw, inaabot na hanggang alas 7 ng gabi ang pagbisita ng mga tao sa mga sementeryo rito, kaya marami pa ang nagsisidatingan. Chris, makulimlim at mahangin ang panahon dito sa Bangged Abra magmula kaninang alas 2 ng hapon, kaya naman pabor ito sa maraming bumibisita ngayon sa mga sementeryo. At yan ang latest mula rito sa Bangged Abra. Chris? Maraming salamat, Ivy Hernando. Binisita rin ng mga residente ang mga artistic tomb sa Barangay Nambaran, Tabok City, Kalinga. Kakaiba ang disenyo ng mga nicho sa lugar
na nagsisilbing tourist attraction. May mga hayop na nakaukit sa nicho. Ang ilang puntod, disenyong hayop, gitara, sasakyan, cake at iba pa. Ang ilan sa mga nakalibing dito ay mga artist at sculptor. Kaya bahagi rin ito ng pagpupugay sa kanila at sa larangan ng sining. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Kapatid ng Pangasinenseng OFW na pinaslang sa Israel, nakauwi na sa kanilang bahay sa Binbali, Pangasinan. Narito ang exclusive report. Kuhang larawang ito noong September 30 kung saan kasama ni Angelica si Angeline sa Tel Aviv, Israel. Ito na pala ang huling pagkakataon na magkikitang magkapatid. Parehong nagtatrabaho sa magkaibang lugar sa Israel ang magkapatid. Nangako raw silang magkikita kahit minsan sa isang buwan. Pero noong October 7, kung kailan nagsimula ang sigalot ng grupong Hamas at Israel, nasawi si Angeline. Pinagbabaril siya at kanyang amo ng mga terorista sa loob ng bomb shelter kung saan sila nagtatago. October 7 daw po yung kasagsagan ng gera. Around 9:30 a.m. magkausap po kasi yung amo ng kapatid ko at saka yung anak niya sa cellphone. May sinabi yung nanay niya na animeta, ibig sabihin po na mamamatay na ako, nandito na sila, sabi po niya. Sa nasabi ring araw, nagpalitan pa ng chat ang magkapatid, kaugnay sa takot na nararamdaman dahil sa gera. Hanggang sa hindi na raw nag-reply sa Angeline. Masaya raw sa Angelica na nakauwi na siya sa kanilang tirahan sa Barangay Balagan, Binmalay, Pangasinan. Pero hindi raw buo ang kanyang kasiyahan dahil hindi na raw kompleto ang kanilang pamilya. Araw-araw na nagtitirik ng kandila ang pamilya Aguirre para kay Angeline. Ang hiling ko na lang po ngayon is yun nga po yung mapauwi po yung katawan ng kapatid ko para po makapagluksa na po kami ng maayos. Makita na rin po namin siya. Sa ngayon, wala pa raw plano si Angelica kung mananatili sa Pilipinas o babalik sa Israel. Samantala, ipinoproseso na ng OWA Region 1 ang tulong pinansyal para sa pamilya Aguirre. Sa huling impormasyon mula sa OWA 1, inaasahang iuuwi ang mga labi na Angeline sa bansa sa November 3. At sa November 4, tuluyang madadala ang mga labi nito sa kanyang pamilya sa Pangasinan. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Nasa halos 100,000 na katao ang dumagsa sa mga sementeryo sa Baguio City ayon sa Baguio City Police. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galvan. Jasmine? Chris, sa mga oras nga na ito ay pauwi na ang karamihan sa mga kapuso natin na pumasyal sa nicho ng kanikanilang mga yumaong mahal sa buhay. 6 a.m. hanggang 6 p.m. open ang public cemetery. Pero in case na meron pa rin mga mangilang-ilan na gustong pumasyal sa nicho ng kanikanilang mga yumaong mahal sa buhay, ay magbibigay naman doon ng consideration ng BCPO. Buong mag-anak ni Aling Jenny ang maaga nagpunta sa Baguio City Public Cemetery para bisitahin ang mga yumaong mahal sa buhay. Nagtirik sila ng kandil at naglinis sa nicho. School days, kaya hindi po kami makabisita. Tsaka lakay ko, lineman din po siya. Opo, kaya yun, ngayon lang po maka... Inagahan yun na lang. Opo, ma'am. Umaga rin nagpunta sa sementeryo ang pamilya Olsim para hindi makipagsiksikan sa posibleng dagsa ng mga tao ngayong hapon. Dati ganito ng oras kami kasi talagang maraming tao. Pinakamalaking sementeryo sa lungsod ang Baguio City Public Cemetery na may lawak na 9 na ektarya. Sa ngayon, nasa mahigit 20,000 ang nakahimlay sa sementeryo. Pag lahat ng nicho ay mabibisita yan, kahit dito lang sa public cemetery na 20,000, tatlo sa isa, so magkakaroon ng 60,000. So masasabi natin po na more or less na 100,000. Lahat na dun sa 7 sementeryo. Maayos ang sistemang ipinatutupad sa sementeryo. Nakabukod ang entrance ng babae at lalaki. Isa-isang tinitignan ang lahat ng bag ng mga pumapasok sa sementeryo. Nakakumpiskang otoridad ng mga patalim at alak na tinangkang ipasok sa loob ng sementeryo. Epektibo naman ang ipinapatupad na traffic regulations sa Naguilian Road kung saan madadaanan ang public cemetery. Actually manageable pa naman yung takbo ng mga sasakyan. Kung makikita natin may konting build up. Pero namamanage pa rin naman natin na hindi magtagal yung pagbaba, yung unload at loading-unloading ng mga tao since yung area natin is
Ang iskim natin is drop, pick, and go lang. Sa Kabuuan, naging maayos ang paggunita ng undas sa Baguio City. Bukod sa mayigit 1,000 police at force multiplier na nakatalaga sa mga sementeryo, malaking tulong din ang presensya ng mga NGO na namamahagi ng libreng pagkain at inumin. Ganon din ang pagbibigay ng serbisyong medikal. Chris, bukod sa mga sementeryo, binantayan din ng otoridad ang iba't ibang tourist attraction sa Baguio City dahil sa kanilang monitoring, Chris, ay mas marami yung tourist arrival ngayon compared sa mga nakalipas na araw. At dahil nga doon sa pagtaas ng tourist arrival, naging problem din sa ngayon, Chris, yung kakulangan ng paradahan. Actually, medyo tumaas din yung apprehensions ng TEU. Merong mahigit na 100 na naisuhan ng citation ticket dahil sa illegal parking at meron namang more than 500 na naisuhan naman ng citation ticket dahil pa rin sa paglabag sa coding. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Dinagsari ng libu-libong turista ngayong long holiday ang San Juan, La Union na tinaguriang Surfing Capital of the North. Tunghayan sa report ni Gab de Luna. Dinagsa ng libo-libong turista mula sa iba't ibang probinsya ang sikat na surfing capital of the North na San Juan, La Union. Ang pamilya ni na Mabel na mula pa sa Cavite, sinulit ang sunset at preskong hangin sa maalon na dagat. Very refreshing kasi after days of work, meron ng time para mag-spend with family sa beach, mm-hmm, sa dog. Maganda. Maganda yung dito sa Magarbo. Masarap maligo. Bukod sa magandang view, maaari rin matutong mag-surfing. Ang pinaka turista na dumadating sa atin are from the metro, from NCR or Greater Manila area. So, bulk of it, more than 50% of our tourist arrivals, doon nang gagaling. So, we are expecting that this long weekend, mas marami na naman. Sa dami ng mga turista, punuan ang mga pay parking. Dahil pangatlong nesting season na ng mga pawikan sa lugar, pinaalalahanan ng Provincial Tourism Office ang mga turista sa tamang pangangalaga ng mga pawikan kung sakaling makakita sila nito sa tabing dagat. Inaasahan pa ang pagdami ng mga turista dahil sa nalalapit na tatlong araw na selebrasyon ng surfing break sa nasabing bayan na mag-uumpisa sa November 3. This year, we launched the Turtle, the Journey with the Flippers. We are advocating information dissemination for tourists kung gaano ka-importante ang pawikan sa ating karagatan. Kasama si Reynold Velasco, Gab de Luna, 1 North Central Luzon. Nagmistulang mini reunion ng magkakamag-anak ang pagunita ng undas sa ilang sementeryo. Mula sa Calasiao, Pangasinan, makibalita tayo live kay Russell Simorio. Russell? Chris, sinariwa ng mga bumisita sa mga sementeryo ang masasayang ala-ala ng kanilang mga namayapang kaanak. Mahigpit ang seguridad ng pulisya sa mga sementeryo sa Dagupan City ngayong undas. Maagang nag-ikot ang otoridad kasama ang dalawang canine dogs para matiyak na walang kontrabando sa loob ng sementeryo. Nagmistulang mini reunion ng mga magkakamag-anak na bumisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay ang paggunita ng undas. At least naalala natin tuwing undas, ganyan. Saka siyempre, andyan pa rin sa puso natin yung mga patay natin, lalo na ito asawa ko. Ang ilan, nahirapan na hanapin ang nicho ng namayapang kaanak, kaya sa gilid ng chapel ng sementeryo na lang nagtirik ng kandila si Aling Luz. Diyan sa side na yan Yun ang alam ko kasi nasisilip ko from this distance na parang may tubig na. Kaya dito na lang. Nilagyan ng name tag ang mga bata para sakaling mawala, madali silang maibabalik sa kanilang magulang. Di namin maiwanan sa bahay, walang kasabaka mawala kahit sinama na namin dito sa sementeryo. Samantala, may mensahe ang Simbahang Katolika sa publiko sa paggunita ng undas. Ang paggunita sa mga yumao ay paalaala sa atin na hindi tayo nagkakahiwalay. Maaaring nahiwalay tayo ng mundo kasi sumakabilang buhay sila, pero sila ay patuloy na nabubuhay at kaugnay natin.
Chris, sa mga oras na ito, wala pa rin patid ang dagsa ng mga bumibisita dito sa Calasiao Public Cemetery. Kaya naman ang Calasiao Police nakabantay pa rin sa loob at labas ng sementeryo. Yan muna ang latest mula rito sa Calasiao, Pangasinan. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, Russell Simorio. Matapos naman ang mapayapa at maayos na barangay at sangguniang kabataan elections, nagpaalala ang COMELEC sa mga kumandidato tungkol sa pagtatanggal ng mga campaign poster. Ayon sa COMELEC, may 5 araw na nakalaan sa mga kumandidato sa pagtatanggal ng kanilang mga campaign paraphernalia. Mahigpit din na ipinaalala ang pagsunod sa tamang disposal. Hinikayat din silang i-recycle ang mga ito. Nanawagan din ang Provincial Election Supervisor ng La Union sa mga nanalong kumandidato o kandidato na manguna sa pagtatanggal ng kanilang mga poster. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Iba't ibang pagkakakitaan sa sementeryo, buhay na buhay ngayong undas. Silipin sa report ni Russell Simorio. Buwis buhay na inaakyat ng ilang kabataan ang matataas na nicho sa Roman Catholic Cemetery sa Dagupan City para magtirik ng kandila. Kumikita sila ng 20 hanggang 50 pesos sa bawat pagtitirik ng kandila. Hindi na kasi kaya na mga bumibisita sa sementeryo na umakyat pa sa mga nicho upang magtirik ng kandila. Sinamantala rin ang mga nakatira malapit sa Calasiao Public Cemetery ang rumakit ngayong undas. Hindi alintana ng 15 anyo sa si Dilan ang init para kumita sa pagpipintura ng nicho. Nagpaalam naman daw siya sa kanyang magulang. Ayoko kasi tumambag. Nagtatrabaho ako, may bilhin damit para sa pamilya. Magkatuwang sa racket ang mag-asawang Heterosa ngayong undas. Bit-bit ang mga pintura at gamit sa paglilinis ng mga nicho. Kailangan daw makaipon ni Marie Cris, lalo't 4 na buwan siyang buntis. Para ano, maghanap buhay, para ano, mabuhay yung mga anak. Matang bilhin mo para pagkain nila, sigas. Maaga rin nag-abang sa sementeryo ng Bangged Abra ang ilang rumarakit ngayong undas. Gaya ng mag-abang Edgar at Edward, tricycle driver si Edgar. Pero ngayon, tumatanggap sila ng pagpipintura ng lapida sa halagang 300 piso. Sideline ng 300, ma'am, 6 bali. Ras sideline lang. Katulungan kami, ma'am, nga ka. Agbo, nagtidanong, ma'am. Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Sa ibang balita, bullying isa raw sa dahilan ng pagliban sa klase ng mga estudyante sa Mangaldan National High School. Sundan sa report ni Gab De Luna. Ang posibleng pagtaas ng kaso ng bullying sa paaralan umano ang mahigpit na tinututukan ngayon ng pamunuan ng Mangaldan National High School. Nasa 32 na kaso na ng bullying mula Agosto hanggang ngayong buwan ang naitala sa paaralan. 52 naman sa parehong panahon noong nakaraang taon. Nagsasagawa rin ng house-to-house visitation upang malaman ang dahilan ng estudyante ng kanilang pagliban sa klase. Sumailalim sa livelihood and skills training ang aabot sa 50 na mga indigent solo parents sa Calasiao, Pangasinan. Para kay Gloria Rueca, malaking tulong ito upang mabigyan ng karagdagang pagkakakitaan bilang solo parent. Ayon sa Calasiao MSWD, patuloy ang pagsasagawa ng livelihood and skills training upang makatulong sa mga solo parents sa kanilang hanap buhay. Sa halip na tsokolate at candy, prutas ang ipinamigay sa mahigit 300 na chikiting na nakilahok sa People's Day Trick or Treat sa San Fernando City, La Union. Ayon sa city government, prutas ang naisipang ipamigay sa trick or treat nitong taon dahil bahagi ito ng programa ng syudad sa pagpapahalaga sa kalusugan. Samantala, palakasan naman ang tili at pabilisan ng takbo ang iba't ibang kalahok sa Zombie Run, Amak Apulam ang Chronicles, sa parehong lungsod. Kakaibang fun run daw ito dahil hahabulin ka ng mga zombie. Bukod sa pagpapawisan ka sa kaba at pagod, nakatulong pa ang mga kalahok dahil ang mga nalikom sa Zombie Run ay pinamahagi sa mahigit 100 mga bangkero sa isang isla roon. Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Samantala, antigong kampana sa isang chapel sa Mangaldan, Pangasinan, ninakaw ng mga hindi pa nakikilalang kawatan. Tutukan sa report.
isang misang idinaos sa Maasin West Chapel sa Mangaldan, Pangasinan. May kirot sa puso ang misa sa barangay dahil sa pagkawala ng antigong kampana ng chapel. Ninakaw kasi ito ng mga hindi pa nakikilalang kawatan mula sa tore kung saan ito nakalaga. Para sa ating komunidad at sa ating parishion lang dito sa Maasin. So isa yun sa naisip ko para makapag-generate ng pambilin natin. Umaasa ang mga mananampalataya na sana mahanap o maibalik ang ninakaw ng antigong kampana. Nalulungkot ang mga deboto at mga kawanin ng Maasin West Chapel sa pagkawala ng kanilang kampana. Isang napakalaking simbolo kasi ng simbahan ang kampana dahil sa pamamagitan ng tunog nito na ipapabatid sa mga deboto ang hudyat o simula ng misa at iba't ibang aktibidad dito sa simbahan. Ito na umano ang ikalawang pagkakataon na ninakaw ang antigong kampana. Ibinalik daw ito ng kaanak ng unang nagnakaw ng may halong pagsisisi. The time na nawala daw yon, after 2 days, binalik. Nag-inform yung kumuha dahil nabulag daw yung dalawang mata. I don't know kung siguro nagkataon lang or something ano. Kaya hindi rin niya naimbenta dahil nabulag na nga yung kumuha. Nalungkot kami kasi. Bakit nakuha, di namin nalaman. Talagang malapit ang may souvenir yan. Tapos ninuno pa namin ang bumili ng... Nai-report na rin daw ito sa otoridad. Importante raw na maibalik ang kampana dahil ang tunog nito ang nagbubuklod-buklod sa mga residente at deboto. Regarding to that, magkikipag-coordinate kami doon sa simbahan kung i-check namin yung circumstances kung paano nawala po yung ating... kampana. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, One North Central Luzon. Anong mas masakit? Ang i-ghost ka ng jowa mo, i-ghost ka ng nangutang sa'yo? For me po, yung ginost po ako ng nangutang po sa'kin. Bakit? Wala lang po, parang mas masakit po yun. Siyempre, pera po yung nawala. Feeling ko po mas masakit ka i-ghost ka ng utang sa'yo kasi siyempre, diba, ibang paghihirap ng kan eh, pagkikita ng pera ko. Wala naman may utang sa akin. Wala silang mautang sa akin. Wala akong pera. Sa akin na, wala akong pautang ngayon. Masakit sa akin kung i-ghost ako ng jowa ko kasi parang pamilya mong biglang iiwanan ka na rin na masakit. Nangutang po eh pagka kasi utang ano eh mahirap panapin yun eh yung jowa eh madali lang manligaw eh yung wala kang jowa tapos ano hindi ka pa binayaran sa utang. Mga kapuso, 54 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters! At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.